Alam na alam na po natin at paulit-ulit nating napapanood ang mga epekto ng COVID-19 sa buong mundo. Mayaman man o mahirap na bansa ay tinatamaan ito. Marami na pong nasawi at patuloy pang dumarami. Saksi tayo sa mga balita na ilan sa mga nagkakasakit at namamatay ay mga doktor, nurses. Ang mga mayayamang bansa ay tahasang sinasabi na hihirapan silang sugpuin ang virus. Hindi lamang sa dahilang mabagsik ito, kundi sa dahilang matitigas ang ulo ng mga mamamayan. Kung ang mga mayayamang bansa na may sapat na pondo ay nangangamba na baka sila ay maubusan ng suport ng pinansyal o mga paggamutan, ano pa kaya ang Pilipinas? Lalo na't meron tayong mga mamamayan matitigas ang ulo at pabaya. Sa mga Pilipino, palagi mo maririnig ang salitang bahala na nagiging sanhi ng kapahamakan. Ang pag-iisip ng bahala na ay larawan ng walang kahandaan. Hindi na po ito maaari sa kasalukuyang mga kaganapan. Bilang isang ama o isang ina sa inyong sariling tahanan, ano ang pagpapalakad ninyo upang hindi maging biktima ang inyong mga anak? Kung sakaling matitigas ang ulo nila, anong paraan ng pagpapasunod ang inyong tuwirang pinatutupan? Hahayaan na lamang ba ninyo sila? Kailangan na po nating matuto. Mga Pilipino, dapat maging bahagi tayo ng kalutasan. Hindi pwedeng bahala na, hindi pwedeng mamaya na. Kailangan nating kumilos ngayon na. Walang pinipili ang COVID-19. Yep. Kaya naman, dapat natin pag-ibayuhin ang ating paghahanda laban sa sakit at epidemyang ito. Ang pamahalaan ay kumikilos, hindi nagpapabaya. May mga malinaw na patakaran na napakasimple sundin. Tulad ng manatili sa ating pamamahay, madalas at tamang paghugas ng mga kamay. Umiwas sa mga matataong lugar. Takpan ng ilong at bibig tuwing umuubo at bumabati. Ang karamihan po sa atin ay mahihirap at napipilitang lumabas dahil sa kakulangan. Ano ang ating remedyo? Makipag-ugnayan po tayo sa mga tamang ahensya ng pamahalaan gaya ng ating mga pinuno ng barangay. Kung sila po ay may pagkukulang, ay pagbigay alam po natin sa tamang dapat pagsumbungan. Malinaw ang utos ng ating Pangulo sa mga namumuno sa barangay at sa mga mayor. Yep. Ipamahagi po natin ng mga tamang kaalaman base sa mga tinuturo ng Department of Health at ng inyong mga doktor. Go. At tigilan na natin ang pagpapakalat ng mga maling mensahe. Hindi po ito nakakatulong. Iwasan natin ang maling daluyan ng virus. Ang mahawa o makahawa. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsunod. Itigil po natin ang pagpapakasakali at paniniwala sa mga maling kasabihan. Sumunod po tayo panawagan ng Department of Health. Sabik na tayong lahat sa isang buhay na malusog, payapa at ligtas. Napapanahon na pong makiisa ang bawat Pilipino. Kami po, mga doktor ng Philippine College of Emergency Medicine. Kaagapay ng iba pang mga doktor at frontliners. Ay nakikiusap at nananawagan na samahan ninyo kami sa laban natin ito. Ibangon po natin ang Pilipinas. Pilipino tayo!
Mapagmahal!